Cavite, lugar ng mga bayani at nagagandahang iba't ibang lugar. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamaraming Ijun Pajir dito sa Pilipinas. At ito na nga mga kapisitero, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong sibol na kampiyon. Excited na ba kayo na malaman ang kanyang istorya? Eh di tara na, pakinggan na natin siya. Ito ang Bisitero. Good morning mga kapisitero. Ako pala si Migo Villar, ang panshir ng Bacoor, Cavite. Bali, nagsimula tayo mag-alaga ng ibon ay grade 3 pa lang po ako. Simula grade 3, puro ibon ang alaga ako. Hanggang tag-aaral, hindi na ako makapag-aaral. Gawa ng kalapati ng lulutukan ko. Hanggang sa nagpinata ako. Tapasok ako kay Boss Eddie Villanueva bilang lookman. Hanggang nagtuloy-tuloy kami mag-ipon. Kaya simula 2018, tuloy-tuloy kami magkarera. Hanggang sa tuloy-tuloy na kami pagkapanalo sa club ng ABR, club ng CFRP, club ng LRPS, club ng BCRPC, club ng Cavite Combine, at club ng One Loop Race. Yan, na kami mga nanalo. Ang amin namang achievement na yun ay pinaghirapan namin ng sobra-sobra. Eh, balik ko, kwento ko lang sa inyo ang aking sobrang karanasan sa pag-ibon na yan. Kumasok nga ako dyan 2009. Yun nga, ang sahod ko talaga napakaliit, 50 pesos. Pero pinagbutihan ko kasi talaga kasi napili ako ni boss kung ang sahod ko kung araw ay 300 o 50. Kung 300 nga daw naman, hindi ko matutukan ng ibon ng sobra at pag-aalaga gawa ng umaasa ako sa araw-araw na sahod na 300. Eh, pinili ko na lang ang araw ko yung 50 para naman makapuha ko ng talagang aral sa akin na dala ko habang buhay. Yun nga, ngayon na dala ko pa rin yung puro sa akin ng boss na pag-conditioning, paano i-training ang kalapate, paano ang breathing. Kaya na-adapt ko talaga yung kahit maliit ang sahod na achieve ko naman talaga yung ganong panalo na ngayon. Kamula ngayon, naglaro ko ng Cavite Combine, nag-first overall talo ngayon. Pero sa tulong pa rin ng aking boss na si Eddie Villanueva sa karanasan ko sa kanya. Ngayon, siyempre, nagpapasalamat pa rin ako sa unang-una rin sa tumutulong ngayon sa akin na si Boss Mac de la Cruz. Nagabayan ako ngayon sa konting pag-iibon, supportahan ako. Eh kung wala siya siguro rin, baka hindi ako ulit nakapaglaro ngayon na nanalo sa Capcom. At nagpapasalamat din ako sobrang number one taga kay Boss. Kumbaga, lahat ng aral ko talaga kay Boss mula 2009 hanggang 2018. Talagang lahat yun na nakatulong sa akin ng malaki kung paano nga yung ipon-ipon-condition, pagdating ng training, pagdating ng derby, kumaga lahat ng aral ko simula umpisa. Mga kabisitero, nandito tayo ngayon sa loft ni Sir Migo Villar. No? At siya po ang first overall champion ng Capcom. Apo, sir, tama, no? Tama. Dito yan sa Cavite. Kamusta po, Sir Migo? Okay naman, sir. Magandang umaga, sir. Oh, ang huling ano natin, ang huling kita natin, parang 2014 pa ba yun? Opo, sir. Matagal na daw. Umaga nun, sir. Maliit bata pa ako. Kasama mo si Edwin Villanueva. Opo, aking boss ko. Oo, si Edwin Villanueva. Isa rin mahusay na nag-iibon yan dito sa Cavite. Kamusta po yung pagkakalapate nyo? Ay, gagaya nga yun, sir. Yung anong saya ko dati kay boss na pag-lookman. Oo. Mas doble pa sir yung saya ko ngayon gawa ng yung ngayon. Ako na mismo sir yung talaga nagka-trailing alaga na ngayon. Oh. Wala na akong patulong na tigagaya dati na hanggang si Pus gumagabay sa akin araw-araw. Ngayon. Kumbaga ikaw na nagsasolo ngayon. Sir, kumbaga lahat na lang ng aral ko nga kung anong gagawin, pagkapatuka, ganyan, lahat. Yun na, lahat na nakuha ko kay boss, yun na rin yung ginagawa ko ngayon. Paano mag-breathing, paano sistema mag-conditioning, pati magpakain pag yung kinakarera na ng ganyan. Yun sir, lahat yun, nakuha ko kay boss yun. Kumbaga in-adapt mo yung mga ginagawa nyo? Oo sir, kasi pag hindi ko sir in-adapt yun, halang naman yung aral ko sa kanya na nakuha kung hindi ko talaga gagawin din ngayon sa sarili ko na. Kasi sir, napakalito, tagal ang sahod ko dati pag-lookman sir. Oo nga, nasabi mo kanina, ano? Paano mo naman pinagkakasya yun nung time na yun? Ako sir, ang sarap. Dati ba, estudyante ka nun? Hindi na sir, gawa ng nagkatrabaho na rin tayo. Diba, hindi ka tinalapate. Pinagpunit natin talaga ako sa kalapate. Yun nga, ang sahod ko nga kay sir, kay Boss Edwin Villanueva, 50 pesos ang araw. Oo. Bali, ang 10 buwan ko, 1 drive lang, sir. Oo.
Eh, kasi mo sabi nga na nakibilo. Paano kakasi yan? Oh. Eh, 50 lang yan. Eh, mag-iilan pa kami, sir. Eh, nga, ang isang set namin, sir, ng gin, is 55. Oo. Hindi ako nang kawalan ng 5 piso. Eh, counter mo sa uno. Eh, okay lang yan. At least, masaya naman ako sa ginagawa ko. Huwag ka tsaga-tsaga lang. Hindi. Kasi pinapili ako ni boss. Sabi nga sa akin, anong gusto mo ko? 300 a day o 50 a day? 300, wala kang porsyento, wala kang makukuha ng aral. Oh. Sabi ko, kasi yung 50, ano yan? Yung 50 pesos mo, sa malat sa panalo, 20% ka. Kung oh. nakabenta, 20% ka oh. sa lahat. Oh. Tapos, yung mga condition ko, yung mga kaalaman ko, tekniko, ituturo ko sa'yo kasi para yung 50 ko sa araw-araw, hindi ko naisipin nyo, parang nanalo tayo, makakabawi ka na. Sabi ko, naisip ako konti. Sige, sir, deal ako sa 50. At least, ituro mo sa akin yung lahat ng technique na kalaman mo para pagdating ng araw, kung maghiwalay man tayo, ma-adapt ko rin sa sarili ko. Ngayon na nga, sir, malag na ako. Boy, ginamit mo rin yung utak mo, kumbaga may future ka eh. Opo, sir, kasi mahal ko yung mag-iipon eh. Kasi nga, grade 3 pa lang ako, grade 4, grade 5, nag-iipon na ako talaga eh. Oo. Sabi ko, ah, pwede na. Yun, sir, simula nun, malag na ako. 2009, sir, nagpasok ako ng mahal, 2009. Nung unang pagpasok mo, ano ba yung mga kaalaman mo sa pagkakalapate? Ang kalam ko lang dun, sir, dahil pagkakalapate, yun nga, yung alagang mga netoy. Mga penggong na tinatawag. Oo, akala mo, kala ko si dati, yun na yun, yung paghinawakan mo, pagkaganin mo sa loop mo, matcher na. Oo. Sabi ni boss, hindi ganun dito ko, ito, laban lang ito, pang-rise dito, wala yung ganun, alaaga mo na yung ganun-ganun. Tsaka isa pa, napunta ka sa tamang tao, ang mapatindi si Evin Villanueva. Oo, siyempre, kinakabahan din ako, parang, siyempre, mataas na tayo kapapasok ang loop na manig loop na loop, yun, mataas na, siyempre. Ang dami ko ito, lalo ko experience sa pagkaganto. Sabi niya, gagabayan ka ako, sige po, boss, gabayan niya po ako. Hindi nga, 2007, bumasok na ako. Pagkating ng 2010, nag-Sweden mo, nag-upload naman si boss, nagpunta ng Sweden. Di, ito na, magsana na ako umawak ng loop. Sabi ko, paano ko naman gagawin ito? Iniwan agad ako, nag-ibig bumansana agad. Eh, nag-training na ako sir ng pang-North namin. Sakto, pag-dedermin na ng North, bumalik na Pilipinas si boss. Oh. Pero nung time na yon, di ba naglalaro kayo doon at ikaw ang inaasahan ni Edwin Villanueva? Ano yung mga hawak nyo nung time na yun? Na linyada, sir? Mga linyada. Based talaga, sir, President, Racket, Primo de Brent, yan ang mga base na. Saan galing yun? Bali, sir, yun talaga, nang galing yung base na yan kay Mama Rafi, sa kanyang mentor talaga. Rafi Tumbuko. Yan talaga lahat ng galing ibo namin kay Mama Rafi. Siyempre, sobrang close na yung Mama Rafi, si Boss naman nakakuha ng ibon kay Mama Rafi na ngayon. Ayun, pinagtuloy-tuloy na ni Boss ngayon yung mga linyada na yun. Ang Johnson President ba, kung di ako nagkakamali, di ba ano yan, Mike Ganus? Oh sir, Mike Ganus. Mike Ganus. Na-implahan na maganda ni Boss, yan talagang aray talaga ginawa ni Boss eh. Bumuli pa si Boss. Bumuli na-refine na. Bumuli Boss talaga yung mga kakapal na libro, binabasa niya. Sabi ko, saan yung ginagawa mo? Sabi niya ko ito, pinag-aaralan ko ito kasi pag hindi ako nag-aaral, hindi tayo mananalo. Galing. Iba din talaga yung ano, yung mas may binabasa ka. Bukod doon sa mga natutunan mo experience, meron kang nababasa rin talaga. Kasi mayroon po yung kwento-kwento. Oo, sa kwento. Kwento nito, narinig mo lang na ito palang based ng life. Sa kakakuha mo ng kwento, pag sinubukan mo, gulong. Oo, gulong. Eh yung meron kong pinag-aaral na notebook na libro, history yun eh. Oo. Kumbaga, nagawa na rin nila yun. Kahit experience nila. Kwento man sa'yo, ay, walang kwento na to. Kasi alam mo, mali yung binabasa mo. Sinulat nga yung ito ang tama. Kasi maniwala ako sa tao na ito, hindi mo nag-aaral eh. At least maniniwala ako sa taong nag-aaral sa libro na ito. Kasi araw-araw mo yung pinag-aaralan yung sir eh. Sabi ko nga, hindi ako maniniwala yung kwento ko dun eh. Kukwentuhan ako ni ganito, na ito ang line, na ito ang line. Hindi mo nalang sa pinag-aaralan yun. Hindi maniniwala ako sa nag-aaral talaga. Noong time na yun, paano kayo mag-condition ng mga breeding, mga breeder? Ay sir, talagang dapat talaga, kasi unang-una, yan magagaling ang laban sa breeding. Kasi dapat talaga pag-breeding, unang-una, dapat talaga yan. Madimuhan talaga natin, malinis na cleansing, mapurga natin, mapaliguan natin. Ano yung mga local na gamit niya? Oo, sir. Talagang di kami nagamit yung talaga mga ano. Ang gagamit niya sa alam ko, hammer lang sa'yo, pumurgay, pang-manok. Manok, nakakalahati. Tatlong hati, sir. Tatlo, kasi pagkalahati, mamamatay ang ibon. Dapat talaga, tatlo, ang isang ibon, isang capsule na yun. Tapos, cleansing, ano nga binibigay niya tayo na yun? Ano lang, sir, kami. Ang gagawin, malunggay.
may mga tsaa kami, mas may mga bawang kami, yan, may mga kalamansi kami na pinapainom. Diba, sabi nga nun, di ba, eh, parang mga herbal yan. Oo, oh, hindi kami nangamit na kung ano. Kung ano yung mga pananim dyan, mga tanlad-tanlad, nilalaga namin, yung pinainom pa rin, natural talaga siya. Natural. Hindi kami nangamit ng yung akas ng mga sibon kasi ang liit ng katawan niya, liit ng naman loob niya. Bibigyan mo lang mga malalakas na gamot, baka naman masira ang naman loob niya. Nakita ko yung mga ibon niyo kanina, parang ano eh, small breed lang pero... Pangit lang ibon namin. Boss, yung iba nga, liniwala pang rera ba yan, boss? Sabi ni boss, oo, ang ibon namin maliit, pero ang utak malaki naman. Hmm. Kasi yung iba naman, dinadaan nila sa sobrang tinis. Ito parang ganda ng balihibo. Wala sa pangandaan. Saka, sabi nga ni boss, subukan ninyo i-raise. Kasi pang hindi nyo na-raise, hindi nyo malalaman, baka puro kinis lang. Tama. Eh yung natural line na pangit kutura, baka yun yung dumululo. Oo. Totoo naman nga, sir. Ayan, nakita nyo naman yung ating ibon namin simula. Sir, 2000, unang namin champion, 2010, nag-champion kami LRPS. 2012, nag-champion kami ng CFRP. Hmm. 2014, nag-champion kami ng CABCOM. Ito yung mga trophies nyo? Ako sir, bali 450 pieces yan. Oo. Tapos ang aming certificate ay limang sako sir, malaki yan ng aming certificate. At ngayon, meron kang parating na sa sarili mo mismo. Oo, yun. Sa trophies. Ang kagandahan nga lang sir ngayon, dati, hindi ako nakakawakan sa sarili ko trophy. Hmm. Ngayon, sarili ko na tagi ang aking hawakan sa bilang padami natin sa CABCOM ay nakatay first overall ng Allbirds. Makakawakan ang sarili ng trophy na pero talaga sarili ko pinagirapan. Pero sir, although naman, lahat naman talaga to, halos, dugot pa ako, hanggang aking hirat, ang hirap nito. Kumbaga, kasama ka dyan. Sir, kasi, ako lang, isang lupa lang ako sir eh. Ihalaga ko yung bungay ko, sir, 400 braso. At saka nakita ko yung loft nyo dati, ang laki. Ay sir, ano yun? Ang lahmak, bukod dun sa pinaka-flying pin yung napakalaki. Tsaka yung pinaka-bahay mismo na malapak. Sir, kasi ang laman ng loft namin, bali ano na pitak yun, lumalaban yung sir ng 300 ang loob nun. Oo. Eh ang breeder namin sir, 100, bali ang nilalagay ko ipon dyan sa loob namin, 500 yung sir lahat. Okay. Sakit sa ulo sir, kasi kung magkapaamo ko ng, kasi paglumabang kami sa ng south, 120. Saan kayo nalaro dati? Peche nalaro din? Ano dati? Sir? KFC. Kasi KFC. Kasi Peche, bawal kami eh. Oo. Pero KFC sir, dyan kami. APR. KFC sir, ano kami dyan? 1, 2, 3, napunod kami sa KFC. Oo. APR sir, nalaro kami. Yan, nag-first overall kami back dyan. Back to back? Oo sir. Back to back kami dyan. Saka MacArthur, naimitan kami. Nalaro kami ng MacArthur. 16-16 kami sir. Bali, ano na kami sir, siguro, naka-6 times champion winner na kami sir. Elite, nakakalabang ko pa kayo sir. Oh sir, elite. Yan, no, nga po sir, nagkayo kami na club. Oh, per second, oh. Oh sir, kami din dyan, 1-8 rin kami kasi. Oh. Magyang marami na rin sir, kahit kumabano, may galing din kahit konti yung ibon namin. Sabi magaling. Kahit konti, may galing din ang ibon namin. Mm-hmm. Iba talaga sir yung ano, kung talagang ang ibon, matutuban mo, makakain mo na maganda. Kasi sir, lamang yung ano, tutok. Kasi kung... Isa yung parang busy, no? Oh, sir, totoo yan. Kung kayo mag-iipon, sir, na talagang ano, kung kaya-asa lang sa mga iba-iba, huwag nilang magtuloy. Oo. Oh, kasi... Sayang lang lahat. Ay, sobra, sir. Kasi ang mahal ngayon, patuka, napakamahal. Vitamins, napakamahal. Oo, doon, mahal din ang ibon. Yung totoong ibon, ha? Totoo, sir. Tapos bibili ka ng sing-sing sa club, napakamahal. Hmm. Tapos, wala namang alaga. Titrailing mo sa haggis, wala na. Tapos sabihin mo, boboy breeder mo. Hindi sa breeder kasi aminin mo sa sarili mo sir, nagkulang ka. Kasi kung hindi ka nagkulang, hindi mawala yun. Hindi, alam mo sa sarili mo na, pakain mo, gabi na lang. Hindi nakakain sa umaga. Isang beses sa nang araw. Nakakain sa hapon, gabi. Eh, ano yung lakas ng ibon sir? Talaga kapag ganun, humigil ka na lang muna. Ito sir Miko, maraming makaka-relate sa tanong na to. Tsaka marami rin gusto talagang matuto, no? Lalo yung mga newbies natin na mga nanonood ng bisitero. Ikaw, alam mo naman, siguro nakapanood ka rin ng bisitero. At maraming silang natututunan at ako'y natutuwa dahil sa mga sinasabi ng mga bawat fanciers natin at isa ka na rin doon na meron silang napipick up. At sigurado ko yung iba dyan na nakapanood sa atin, eh, na-adapt nila, nananalo sila. No, yun nakakatuwa eh. Marami silang napapanood na napipick up nila eh. Napapag-analyst sir, no? Oo, oh, when it comes to flyer, sir Miko, paano mo ginagawa or paano mo dinidiscard nihan yung mga flyers mo? Tulad mo, no? Ngayon, nag-champion ka ng, sa CABCOM, first overall champion. At hindi lang yon, super smash yun. Sir, tama, diba? tama. Paano yung discard mo? Eh, ako naman, sir. Alam ko, kasi sir, pag itong panahon, season, talagang smash talaga itong labanan na ito eh. Kasi hindi mo pang south to, pang north itong season na ito eh. Hmm.
Kaya ginagawa ko talaga, sir, ang ibon ko, pag may training yan, pag sir dumidilim, masama ang panahon, dapat sir, pag wala ka. Yung tumira sa'yo, yun yung ibon ni Edwin Villanueva. Oh, sir. Ano ang bloodline nun? Johnson President, sir. Johnson President. Bali, yun nga, sir, sabi ko nga, kasi sila, sir, pag umuulan, takot sila magpakawala. Mm-hmm. Takot kasi ang ibon, magkakasakit, mawawala sa conditioning, gawa nga ng aral ko kay boss. Kung ano nga yung ginagawa namin doon sa loob namin sa kabila, yun din ang hinahapalay ko sa ibon ko ngayon. Kaya pag dumidilim, pakawala. Kahit malakas, pakawala. O, kahit umuulan. Kung, sir, huwag ka matakot na ang ibon mo, madisgrasya. Kasi kasama naman po, sir, sa pag-iibon niya, sir, eh. Kung madisgrasya kasi hindi mo naman hawak ang buhay niya, eh. Pakawala. Umulan, rain or shine, laban, labas. Kaya ganun lang ginagawa ko. Kung tumindi naman ang init, pahala ka, labas. Sige, hindi. No? O, kaya, kumpiyansa ako sa ang ipon ko, tuwing smash, hindi mo tagad-tagad-tagad kasi, kaya siya sa ganung klima, sir, eh. Oo. Yung iba kasi, binata ko lang sa ganung ano. Eh, lalo, sir, ang ipon ko, di mo, sir, na-ronda. Sir, doon, sir, napakalaki ng tanke. Oo, yung malaking tanke ron. Kaya doon, sir, mga kaibigan, sabi niya, Migo, paano ko nanalo, eh, ang ibon mo? Hindi nalipad. Samantala sa'yo na, sir, nag-course fly, isang oras. Tagal. Naiigit niya ako, sir, eh. Dapat ako sa mga lupin na sabi, nakakaigit ko pa sa mga kaibigan mo na to. Lumagpulipad, eh, isang oras, may course fly pa. Tumadaling akin, pinakulang ko, sir. Tatlong ikot, eh, kapatulong ko sa ulit, paano ko nanalo nito? Isado yung sarili ko, ang magandang yan, sir, bloodline. Kahit ang ibon nung umikot ng umikot yan, kung yan naman, sir, hindi good racer, hindi rin mananalo. Kasi, sa unang lap, uwi yan eh. Second lap, uwi yan eh. Kasi pa nagdurugan na, at lalo nagtawid agad. Hindi mo na makikita talaga. Lalo pa nagtawid agad na, sir. Nagtawid agad na, yan na, sir. Yan na yung tagang mga, tagang puncher na, tagang makita mo yung mga pangalan ng tao, tagang yung mga magagaling. Yan ang naglalabanan ng pangalan dyan. Kaya sabi ko nga, hantayin nyo lang ako, pre, lalabas din ang pangalan ko. Pag lumayo na. Ngayon, hindi nga, sir, nagka-mali nga. Yan na nga, nang naglabas-labas. Nagsimula na kami ng Matnog, Kalbayog, Tacloban, yun na, sir. Simula-simula, nagsimula na. Nagdalawang nag-number 4 na ako. Kaya nag-lap-winner na ako. Gawa na nga, sir, ng talagang, hindi rin manadaan, sir, sa kahit pa nagparig, hindi na nagparig na napakatagal. Kung ang ibon mo, sir, taga hindi good racer, wala rin, sir. Dapat talaga, talaga, sir, dapat magandang linyata. Ang ating makuha na masusuguran. Kasi kung asa tayo, sir, sa mga bigay ni kumpare, pahiram ni kumpare, gift bag ni kumpare, naku, sir, siguro 10 taon na siguro silang mag-iibon, sir, baka hindi pa rin, sir, manalo. Oh, sa mga gamot, anong binibigay mo habang naglalaro sila? O kaya mga discarte mo sa 1 week, kumbaga? Oh, ako naman, sir, kanyari, loading, ganyan. Ako, sir, pag Lunes, binibigay ko sa ibon ko, sir, electrolytes. Umaga, electrolytes, hapon, electrolytes. Pagdating ko naman, sir, ng Martes, cleansing na ako. Tsaka, pulong din. Ano yan? Karera yan? O, karera, sir. Karera. Pag Martes, inabigay ko. Tsaka, malunggay, magat hapon din. Pag gusto ko boss ng Tsarang Merkules, hindi na ako magbibigay ng sulalang gamot na. Si Merkules, Merkules, dapat nakaprepare na ako para mabasketing niya kasi Biyernes eh. Kaya dapat Merkules, mabigay ko na yung gamot na. Ang isa, ano lang, sir? Simple lang po, sir. Bipollen lang po, sir. Bipollen. Lactamino, red cell, yun lang po ang aking yung tatlo lang, sir. Yun lang, binibigay ko sa kanila. Kailangan akong iba na yan. Oo, sir, totoo yan. Kasi ngayon, sir, gawa lang yung Facebook, YouTube, mag-search ka lang, sir, lalabas sa'yo yung mga gamot, eh. Dami. Kaso, sir, nakakatakot naman yun. Kasi, baka naman, iba naman yung impact nung gamot sa kalapate. Kasi kami ni boss, sarayin na kami sa ganung gamot, eh. Simula 2009 hanggang 2018, sir, ang gamot namin. Yun lang talaga, sir. Bipollen, red cell, lactamino, yun sir, tatlo lang gamot namin. Kaya ilang play ko sa akin, yun sir, yun pa rin talaga. Oo. Kumbaga yung gamot na yun, yung garantisado sir na patama ka rin sa ipon. Oo. Ito naman, siyempre, mga kabisitero, no? Sir Migo, isang loftman, at natunto siya, kumbaga, doon sa kanyang boss, ng napakaraming learnings para doon sa pagkakalapate. At ngayon, tignan mo naman, yung nagsosolo na siya, talagang first overall. At balita ako doon sa iyong kaibigan, no? First overall din yan, di ba? Opo, sir. Yung akin ngayon na laging... Kulay pula. Kasi nakasangga ko na si Mac Dela Cruz. Oo. Oh, ano bloodline nun? Bali, ano yun, sir? Email the word through sa Johnson President, sir. Okay. Ngayon, sir, di... Akin ang ibon, ang matina,
ngayon nilipad niya ibon sa kanya. Di niro, sir. Ang ating sir, kalabog rin yung ibon ko, saka ibon ko. Tinalo yung ibon ko, lang ibon niya. Pareho. Pero ako, pang 22 overall siya, 8 overall, dati ng karera, siya ang uwi ibon ko, hindi uwi. Kaya naglaban, sarili yung ibon ko rin. Tinalo ko lang ibon ko pa. Galing, no? First overall. Kaya sabi ko nga, yung ibon natin, sir, kahit na paano nga, recounting galing din. Tsaka lumalaban na. Sir, kaya sabi ko sa kaibigan ko, na, kasi sir, dami niyang ibon din eh, si McPhil ako, sa aking post na yun eh. Sabi niya, hindi siya malalo-lalo kasi ganun-ganun. Ngayon, sinubukan ko sa ito, boss, baka gusto mo i-breed yung ibon ko. Ito, ama, ito, ina, i-pairing mo. Pinairing nga niya, sir, ayun, nalalo naman agad ng first overall. Nakakuha siya ng tatlong trophy agad. Ayun, ngayon, ano naman ang maia-advise mo sa mga Lofman dyan na sa mga small fanciers natin at big-time fanciers natin? Ano ang maia-advise mo sa kanila, lalo kung siyempre gusto rin nalang ma-apply sa kanila or doon sa bawat loft nila? Ganito nga yan, sir. Masasabi ko lang sa kanyari, kung sila mag-loft man, kung talaga yung habit talaga nila mag-iipon, huwag nilang boss isipin yung sahod everyday. At kung ano, kasi pag ang inisip mo sahod ng sahod lang, wala kang matutunan. Kung gusto mo rin talaga mag-iipon, balang araw. Kasi kung may pala ko sa lahat mga mag-loft man, mahalin niyo yung pag-iipon. Kasi pag nalalo naman yan, credit niyo sa inyo yan eh. Kasi ang gusto mayari naman yan, di man taga-tutok yan eh. Kung sinang look man, siya rin mag-aalaga lahat yan. Gusto mo breeding, gusto mo laban niya, flyer niya, lahat ng pag-aalaga, look man talaga mag-aasikaso yan eh. Kaya ang masasabi ko lang, dapat talaga dyan ang look man boss, tiwala sa look man. Yung huwag sila mag-iisip na ang look man, baka dumutin yung ganito. Dapat honest talaga ang loof mo. Kaya dapat talaga sir, kukuha ng loof man, alam mo yung pagkakatiwalaan, mahal niyang ibon. Kahit maliit ang sahod, basta mahal ng loof man na pag-iibon, andun sir ang tiwala. Maniwala kayo, mananalo at mananalo ang fansir na ito. Sa mga newbies natin na nag-aspire, no? Tsaka siyempre, yung kwento mo, isa talagang kahit ako mismo, parang umahanga sa inyo eh, no? Sa'yo. Ano naman masasabi mo lalo sa mga newbies natin? Sa mga newbies natin dyan, na gusto rin kahit na paano yung manalo kahit na paano, taga-taga lang. Kasi mahirap yung pabiligahin agad na, kunyari, gusto nyo agad pag naglaro, mananalo agad. Yung iba kasi, yung newbie na mahinipin, sir. Kung sila pa nag-breed, gusto nila pag itong season na mananalo agad, eh hindi ganon. Dapat talaga, mahabang pasyensya talaga, tagaan. Kasi kung mainipin ka, huwag nilang magsumali sa larangan ng racing ng pagkakalapate. Kasi ito... Yan ang pagkakalapate, no? Talagang tagaan. Ako, kasi bago ko manalo dito, taon ang iuukol mo yung dito, puro aral dito. Wala kang katapos na pag-aaral dito sa pagkakilip mo na ito. Kaya tabi ko sa kanila, sa mga bago na newbie natin dyan, unang-una, makabili dapat sila sa mga nananalo mo pasyar natin. Bali lang kahit ba isang pares lang muna ngayon, next year, kung paano, makabili ulit kayo. Pero naman yung ibon na yun, hanggang dulo naman, ilalaman kayo hanggang dulo pukpukan. Tsaka pinag-iipunan. O sir, kasi kung bibili kayo ng ang halaga, 1,000, 1,500, iba ka naman 10 taon na hindi pa kayo nananalo. Yung iba kasi nga, sir, dalawang hagis lang, tatlong training lang, wala na. Sabihin, bobo yung ibon nila, bobo yung ganito. Kasi nga, sir, hindi nila, good racer ang nabili nila. Kung bibili sila ng good breeder, ang nilalabas na, good racer din. Kaya sabi ko, nga sa kung itong mga baguhan natin ngayon, huwag kayo mainipin, aral ng aral at makilig ka isang nagtuturo. Pero naman sa dapat yung magtuturo naman, yung talagang bukal sa loob ang nagtuturo. Kasi meron din na nagtuturo, minsan minamali rin yung panshare. Kasi yung iba kasi makapagturo lang, kala mo yun, lalo nga sila yung mga baguhan ngayon. Narinig lang sa isang panshare, narinig lang dito, ituturo na ito. Hindi man nila alam yung paliwanag kung paano yung ibibigay sa ibon doon. Kaya sabi ko, sa mga baguhan ngayon, makinig sila doon sa mga veterano na mabait din. Kasi kung makikinig sa kapwa mo, hindi rin marunong, kaya isang taon na nakauna sa ito, nakarunong naka-raise na ng isang hagis, matuturo sa'yo, wala namang mangyayari sa inyo parehas. Puro na lang kayo turuan. Pero kung makikinig ka kahit na paano sa isang magaling na panche, sigurado ako, pag naglaro ka next year, ilang years pa, sir, kahit paano, baka mag-overall champion din. Hindi naman, baka, wala, bumili ng magandang linyata. Hindi naman mapapalo ko sa kanila. Huwag aasa sa mga pahiram, bigay, mag-ibig, raffle, huwag aasa. Kasi yung mga pinaparaffle yan, kung sasabing yan, hindi maganda. Kasi,
kaya pinaparapula, para subukan din niyo yung ibon na ito. Kung mapapatira nyo, hindi na gagamitin ng breeder ngayon. Kasi napatira niya eh. Pero meron namang iba din talaga, sir, mabait din talaga na binibirin yung magandang linyada rin. Kagaya namin ni Sir Edwin Villanueva, pag kami nagkapag-rapper sa mga awam din, talaga sir, tama talaga binibirin namin. Para yung katama ng ibon, makikayaan siya sir ang pag-alaga niya. Kumbaga, may balik din sa amin yun, nakatawag sa amin na sir, maraming salamat po, yung gift birthday po sa amin. Nanalo po siya. Hindi man siya nag-overall champion, at least nag-super set winner. Hindi masaya sa kalooban namin, nakatulong kami sa kapwa puncher namin na baguhan. Sabi ko nga sa mga baguhan na puncher na yan, sir, bumili lang ka ng magandang linyata. Mag-invest. Pag hindi kayo nag-invest, sasabi sa inyo siguro mga 10 years na nga, 15 years, makasarado na ang club, ito kayo nananalo. Ito po pala ang tatay ng overall champion natin ng Capcom. Bali po itong kanyang tatay, ang kanyang base tail po nito ay Justin President po. Bali ang kanyang pong nilipad ay finisher po ito ng Santa Ana Aparisa APR. Kaya po medyo ang anak din maganda rin ang nilabas. Dude po, alito rin gawa po ang kanyang ama ay maganda rin po ang nilipad sa APR. Bali, ito po pala yung mga kapatid ng ating mga winning na nanalo sa mga club ng CFRP, mga kabidi kumbay nung araw sa LRPS. Bali po mga kamag-anak po ito, mga winner din natin. Kaya maganda rin po ang nilabas na anak ngayon. Kaya tingnan nyo po ang ipon, napakaganda, napakakinis. Mga kapasitero, ito po pala ang kapatid ng ating kapatid ng overall champion natin. Ito pong tiger na ito ay aming producer dito ito ni Boss Edwin. Bali, same po sila ng blind line nito, Jassel din po ito. Bali sir, ito naman ay stock bird namin. Kaya namin ito inista, gawa ng anak ng mga champion po ito. Kaya iniingat-ingatan namin itong linyada na ito na tiger na ito. Bali nga po pala, lahat ng anak nito ngayon na nilipad ko, maganda ho ang ginagawa ngayon. Kumaga lahat umuwi, kumaga lumalaban hanggang dulo mga anak nito. Kaya masabi ko lang, good breeder din itong ibon na to. Mga kapasitero, ito po pula ang ating overall champion ngayon ng Capcom. Ngayong labanan ngayong taon na to. Bali po itong ibon na to ay bali binabera na sa akin to ng almost 100,000 na po. Eh kaso mo naman sa kadahilanan na mahal ko talaga ang ibon na to, gawa ng malaking tulong na ibinigay sa akin na ito. At saka magandang kanyang ginawa achievement. Kaya hindi ko siya kayang ibenta kahit magana pang halaga. Kasi hindi ko matutumbasan nito yung halaga ng pera. So, mahal ko sa ibon na to. Gawa ng, kundi dahil dito, hindi ako kahit kundi makakarawas. Kahit paano sa buhay, gawa ng nanalo kami ng motor. At paano, malaki rin ang amin talama sa ibon na to. Nakatulong ko sa akin ng sobra. Kaya kahit pa-operanta ako ng medyo magandang presyo, hindi ko kaya siyang bitawan. Kasi mahal na mahal ko po ito. Bali, champion po ito ngayon. Bali, super set winner po ito. Bali, ito po ay complete blocking, 7 laps po ito na wala pong butas. Bali, marami pong kalapating kinalaban to. Bali, 5,000 po ang kalaban namin dito. Bali, 4,999 po ang kinalong ibon na to. Kaya, hindi ko kayang bitawan to. Shoutout nyo pala mga Bitestero sa mga aking mga kalapatid sa mga kaibigan yan. Lalo-lalo na kay Boss Mac de la Cruz, kay Boss Jenor Malinis, kay Edward Romel Santos, kay Boss Jemac. Pati lalo-lalo na pati kay mga tropa ko manginginom dyan, kay Laway, kay Casey, kay Boss Ped, pati lalo kay Nelson Mangulab, kay Sir Nelson Pagdalunan, yun lang. At siyempre, lalo-lalo sa akin boss na si Boss Edwin Villanueva, sana boss, pagbalik mo, magkalpali tayo ulit dalawa, kasi dito naman ako, natin lang naman kita boss. Maraming salamat sa lahat ng ating mga sitero magkakalapati. God bless! Ang napanood nyo ay ang pang 82 episode. RJM Photo Video for All Events. Richard Azares 2052. Shout out Pasig Panchir. Richard Placido. Raymond Diosana. Try Fly TV ng Atlan. Sanbay Patrolo from Taal, Batangas. Emil de Villar. Cesar Cancino at Cecil Cancino. Jovel Solina, Julio de la Cruz. Salamat sa suporta sa asawa ni Mac de la Cruz, Juraline Ferrara de la Cruz, Sir Greg Melicon, Robert Tarayo, The Veterans, ang poging koor ng Capcom, Matro Boom Frederick, Tropang de Castro, Janelle Francisco. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, pasuport naman po ang mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!